ano bang mayroong problema na bakit nakakalimutan na nila? Siguro dahil na rin sa disinformation sa social media. Eh, siyempre, nakikita mo ngayon yung mga comments. Puro mga ano ng mga ayaw sa ESA. Pero nakikita ko rin dati, madami yung pupunta dito. Pero sa ngayon, wala na ako makita kundi mga ano, yan, mga sundalo na. Kasi sila nagbigay na pagdito. Pero hindi mga putangin ninyo. Yeah. So, yung sabi kasi dito, sir, burahin na yan dahil sa social media, gising na ang taong bayan. Hindi. Bulag pa rin mga... May nagsaya pa dito ba? Ano na nakiisa sa araw ng ano EDSA Revolution. So halos magana na to, no? Pang ilang ano na ngayon, sir? Pang 37. 37. Uh-huh. Sir, ano bang meron sa EDSA? Yung ngayon, no? Oo po. Ginugunita ngayon yung 37th anniversary ng EDSA People Power Revolution. 'Yon. So, sir, kasi dati tumitingin din ako sa news. Dati kasi maraming pumupunta sa ngayon kasi medyo ano bang mayroong problema na bakit nakakalimutan na nila? Siguro dahil na rin sa disinformation sa social media. Eh, siyempre nakikita mo ngayon yung mga comments, puro mga ano ng mga ayaw sa EDSA. Pero hindi nila nakikita kung ano talaga yung diwan ng EDSA. Yung pagbabayanihan, yung pagkakaisa, yung naghahangad ng mapayapang pagbabago. Ika nga sa kanta, diba, ng kantong na Pilipino sa mundo. Ano yung mga naging mitiin ng EDSA. Sa ngayon, hindi pa natin natutupad dahil yung pa rin ang sistema nangyayari ngayon. Eh. Kaya mula nung 86, tapos hanggang sa ngayon, nung nanalo nga si Pangulong Marcos Jr., nag-iba na yung takbo na ano. Pero sana, wag sanang mabura sa kasaysayan na yung nangyaring EDSA Revolution. Sana wag patungan ng mga disinformasyon, lalo na sa social media. Ayan. So kasi nakikita ko kasi talaga, sir, di ba? Sa mga comments pa lang. tsaka nakikita ko rin dati, madami yung pupunta dito. Pero sa ngayon, wala na ako makita kundi mga ano mga sundalo na. So pero, si sir naman nakiisa rin dito sa EDSA. So ako kasi hindi ko naabutan yung panahon na yun at hindi ako na nagsasaliksik about history. Kung ano yung nakikita natin, yun lang yung mga pinapakita natin. Live naman natin na pinapakita, at least nagsasabi tayo kung ano yung nakikita natin. Andiyan si Prof. Chua, yung isa sa magaling na historiador sa ating bayan. Ayun. So nandito rin si ano si eh, sir, yung nakapula kanina? Si Calyodi. Si Calyodi. Nandito rin yung nakikita natin sa rally. Kasi si Atty. Luke. And then mamaya, 9 a.m, pupunta naman dito yung mga rallyista para igiit siyempre ang kanilang mga panawagan patungkol sa EDSA Revolution, tsaka yung mga issue. Mamaya alas 9. Alas 9 po. Saan manggagaling to sila? Yun, hindi ko lang po sure. Kumbaga galing na sa kanila personal na mga ano lugar. Kumbaga dito lang magkita-kita. Magkakaroon sila ng programa after nitong event. Ayan. So kasi, and then meron din sa EDSA Shrine. Magkakaroon din sila ng mass. And then meron silang mural painting, and then sa mamayang hapon dito sa May Ortigas, lasanahan. Mamayang hapon sa Bantayog ng mga bayani naman. Kakaroon ng maikling programa doon. Ayun. So yun yung mga events na pwedeng magkita-kita. Okay. So mamaya pa pala alas 9 kasi nung araw kasi talagang madaling araw pa lang nandito na sila. So gaya na sinabi natin mga kabayan. Isa pa lang yung activity na yan. Yeah, so baka may tanong kayo kay sir mga kabayan, pwede nating basahin. Ordinaryo yung tao lang ako. Siyempre lahat naman tayo sir, ordinaryong tao. Siyempre may kanya-kanya tayong opinion. Ayan. So ano bang dito? Sino ba ito? May nagsabi dito sir, si Sir Raul Turalba. Anong bayanihan ang sinasabi mo? Yan yung inaano ng mga ayaw talaga ng demokrate. Gusto parang alipin na sa kahit anong gawin, kahit mali yung mga ginagawa, tatanggol pa rin. Siyempre bayanihan, araw-araw naman yung ginagawa. Hindi naman nangyayari lang sa
isang araw na ito, itong February 25, nangyayari naman siya araw-araw. Lalo na sa panahon na sakuna. Yun na yung bayanihan eh, tulong-tulong yung mga tao, di ba? Kahit mula ordinaryo hanggang sa mga may impluwensya. Yung bayanihan na rin yun, di ba? Sir, may nag-comments dito about sa... Nako, puputak-tik na ako ng mga tao. Ah, sige, oh. Ayaan na lang natin, sir. So, siyempre, salamat kay sir na nagbigay na pagbito. Hindi ko lang sa mga putangin ninyo. Yeah. So, yung sabi ko sa dito, sir, oh. Burahin na yan dahil sa social media, gising na ang taong bayan. Hindi, bulag pa rin. Bulag pa rin mga... May nagsabi pa dito, masakit to, sir, oh. Babasahin ko, ba? Reply ko na lang, mga putangin ninyo, mga trolls. Sabi ka dito, sir, oh. Gago, tapos na ang... Alam mo yan, tapos na ang history. Ayan, pinakita na. Hindi natatapos ang history. Araw-araw nangyayari yan. Ang tanong, may nabago ba nung time ni Cory Aquino? Sabi ni Ma'am Jima. Yun yung kadalasang inaano ng mga trolls. Ayan, so, mga trolls pala kayo, ha? Meron naman mga pagbabago. Ed Salot! Ano yung comment mo dito sa Ed Salot? May comments dito, ayun, yung pinuputaktik ka na ng mga trolls. Grabe. Ano yan, opinion din naman ng mga tao. Pero siyempre, so, filter din. Although, hindi ko alam. Meron mga times na nakasama din. Sa, siyempre, opinion yun ni sir, mga kapit. Siyempre, opinion nyo rin yan. So, pero dapat nakabase sa facts. Huwag base sa mga chismis. Yan. Ano yung masabi nila, sir, na masabi nila, mas pinaniniwalaan nila yung experience versus sa libro? Huwag natin pagkumparahin yan. Experience, facts, libro, pare-parehan din yan, basta totoo. Kaya sabi nila daw, sir, sa libro daw, is, nadadaya yung pagsusulat dahil sa mga nakaupo. Pero daw sa experience daw ng mga matanda na dumaan that time sa araw ng itsa na yan, is, medyo may pagkaiba daw. Ano yung masaya mo doon? Yun nga, mahirap. Palaging pinagkukumpara yung ano eh. Hindi porke naniniwala sa experience, kailangan mong ibasura agad yung mga libro. Huwag naman ganun. Kailangan pagbigyan halaga din yung experience, yung book. Ay, mabasang awit. Salamat po. Sige. Na tayo. Sali na tayo, sinagot ni sir. Nakasimpleng bana tayo. We shall now have the allegiance to the Philippine flag to be led by Ms. Marian Maano Figueros, representing the civilian sector, Master Chief Petty Officer Joe Marie V. Lucero, Philippine Navy, representing the military, Sister Mary John Mananzano SP, representing the religious sector, and Mr. Argo Singh, representing the youth sector.